Lapit-lapit na ang barangay at sangguniang kabataan election na gaganapin ngayong October 30, 2023. Reviewin lang natin, alam kong familiar na kayo, pero alamin ulit natin kung ano ang mga qualifications at disqualifications para sa mga kakandidato. Una, ang qualification, syempre natural-born citizen o mamamayan ka ng Pilipinas. Syempre kailangan rehistradong botante ka din kung saang lugar mo nais maihalal. Pangatlo, kailangan able to read and write, marunong magbasa at sumulat. At pang-apat, kailangan 18 years old ka pataas sa, bago dumating ang araw ng halalan. Dumako naman tayo ngayon sa disqualifications. So, syempre, kung ano yung kasalungat ng mga sinabi kong nauna, yun yung isa dun sa mga disqualifications. At kasama pa dito ay kung ikaw ay convicted o may final judgment na mula sa Supreme Court. Yan, isa yan sa disqualification. Kung halimbawa, meron kang pending case or meron kang kaso na ia-appela mo pa sa higher court. Halimbawa, meron kang kaso sa lower court at ito ay decisional na pero pwede pang i-appela sa Supreme Court, ikaw ay maari pang tumakbo. Pero kung ang kaso mo ay nasa Supreme Court na at meron ka ng final judgment ng Supreme Court base sa moral turpitude. Ano nga ba yung moral turpitude? Siyempre, halos lahat naman yata ng mga kaso, mapa-administrative, civil case, o criminal case, lahat naman yata involving moral turpitude. So, kung ikaw ay merong kaso at final judgment na ng Supreme Court, hindi ka na pwedeng tumakbo. At isa din sa mga disqualification ay ang insane o feeble-minded. Ito yung wala ka sa tamang pag-iisip o sobrang mahirap umintindi. Medyo pangit pakinggan pero isa to, hindi lang yung super slow kang umintindi, kundi talagang may problema. May problema sa pagpuproseso sa iyong isip o sa iyong utak. Yan, isa din to sa disqualification. Meron tayong mga tinatawag na mga nuisance candidates at ang COMELEC ay talagang medyo nahihirapan dito kasi every election, bawat pagdating ng election, nagiging problema nila ang mga nuisance candidates. At ngayon, meron silang dalawang buwan halos, more or less yata, August 28 ang filing, October 30 ang election day. So meron silang dalawang buwan para masala yung mga nuisance candidates. At ano nga ba itong mga nuisance candidates? Ito yung medyo nakakagulo. O hindi lang medyo, talagang panggulo sa eleksyon. Kadalasan, sila yung mga tinatawag na wala namang bona fide intention to run for political position, pero nagra-run sila kasi mayroong bang ulterior motive kagaya ng halimbawa, ang usual na nangyayari dito ay magkamukha ng pangalan. Kung yung isang kandidato, halimbawa may pangalan na Antonio Cruz. So, ito yung talagang politiko or aspiring candidate. Pero, meron pang iba pa na Antonio Cruz na gustong tumakbo. Pero, kung susuriin mo ang kanyang buhay, ay wala naman talagang intention. O sa sitwasyon na kasalukuyang naroon siya, ay wala naman siyang pagkakitaan ng dahilan kung bakit siya tatakbo. So, ito yung mga tinitingnan ng COMELEC na maaring makagulo lamang sa proseso ng eleksyon. Iba pa, ito yung kadalasang nagkakaroon ng pakinabang o pera. Yan yung mga nuisance candidates. Maaring kadalasan ang nangyayari dito, ginagawa ito ng mga kalaban, lalo na kung malakas yung katunggali nila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. Mayroong case sa Negros Occidental na nag-run for governor, although pinatay siya kasama ang palad. Ang pangalan niya ay, with all due respect, ang pangalan po niya ay Roel Degamo. R-O-E-L Degamo. So, natalo siya, pero after few months, dineklara siyang panalo kasi meron nuisance candidate na tumakbo, nakapangalan niya, Ruel Degamo, pero ang spelling ng kanyang Ruel ay R-U-E-L. So, doon nagka-diferensya sa paggamit ng O at U. So, nuisance candidate siya, ang ginawa ng COMELEC ay inimbestigahan ito at after few months,
napag-alaman na ito ay nuisance candidate. So lahat ng boto na nakuha ng nuisance candidate ay ipinasa dun sa talagang kandidato na kaya nanalo siya. Yun nga lang, sa kasamaang palad, pinatay siya. Yun ang problema doon. So, sabi nga nila sa sobrang bagal ng ating sistema ng pagpapatupad ng batas, nahuhuli na bago ma-serve ang justice. So, yun. Sana, wish ko itong darating na halalan ay masala agad ang mga nuisance candidates. At yung mga hindi rin kasi masisisi itong mga tatakbo dahil sabi nga sa ating batas, napaka-minimal lang ng requirements. So, hindi natin sila masisisi kung gusto nilang tumakbo kahit namang walang hanap buhay, walang background sa politika, o wala talagang kakayahan, o wala talagang sapat na kaalaman, eh tumatakbo dahil hindi naman bawal. Yun nga lang, nagkakaroon ng confusion, lalo na sa COMELEC process. At nagkakaroon ito ng dahilan para magkaroon ng mockery o disrepute sa proseso ng halalan. At yun yung sana maiwasan natin. Lalong-lalo na ngayon, sigurado maraming tatakbong barangay kagawad at punong barangay kasi nga parang na-excite masyado ang mga tao sa tagal na na-postpone ng eleksyon. So ayan. Ayan ang ating mga qualifications at disqualifications. Sana po naunawaan ninyo. Ako po muli si Think Big Charo Mariano at muli po magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating episode. Ayan. At muli, subscribe po kayo. Kita-kita tayo. Salamat!